Hello mga Katoya Kids! Ako si Auntie Judy! At Auntie Jeff! Welcome to Katalaga! Mga bata, ano yung magpapalago sa atin? Mga bata, ano kaya ang nagpapalago sa atin? Mga masusustansyang pagkain? Oo naman, lumalago tayo sa mga masusustansyang pagkain. Pero hindi lang yan, pati rin sa salita ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, pati rin naman sa salita ng Diyos. Kaya mga bata, tandaan natin, pag may salita ng Diyos, may paglago. Isang pinagpalang araw mga Katola Kids, tayo ay nasa unang linggo ng Adviento. Ate Judy, excited ka na ba sa Pasko? Siyempre naman excited na ako sa Pasko. Kayo, excited na ba kayo sa Pasko? Kung excited na kayo, tara at panoorin natin ang mabuting balita ng Diyos. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hi! Magandang buhay sa inyong mga bata, mga nanay, mga nanonood. So, bago tayo tumuloy sa ating katekesis ngayong linggo, may itatanong muna ako sa inyo. Kayo, alam ko sa bahay, paano kayo naghahanda kung sakasakaling may bisitang darating? Tama! Ang sabi ni ate ay naglilinis, nagluluto. Tama ang inyong mga kasagutan. Paano naman kung halimbawa sa inyong sarili? Paano naman kayo maghahanda? Tama! Naliligo, nagbibihis ng magandang damit, nag-aayos. Yun, paghahanda. Tama, maganda yun. At higit sa lahat, meron isa pang paghahanda. Ang paghahanda sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Totoo, tayo bilang mga Pilipino ay aligaga sa kung halimbawa darating ang ating bisita. Bili dito, ayos dito, linis dito. Marami tayong ginagawa, iniisip. Pero, ang higit sa lahat na dapat natin iisipin, lalong-lalo na higit na mas mahalaga ang darating, ay ang paghahanda ng ating sarili. At dahil ito, gagawin natin ito sa pagdating ng
ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. At yan ang mangyayari ngayong Abyento. Base sa binasa ng salita ng Diyos ay sinasabi na maghanda tayo at hindi natin alam kung kailan darating si Jesus yun na tagapagligtas. Ngayon, dahil tayo ay papasok sa panibagong liturhiya ng ating simbahan, ang kalendaryo ng panibagong kalendaryo ng ating simbahan ay dito ay papasok tayo sa sinasabi natin ng Adviento. Meron tayong, pero bago doon sa pagpaliwanag ko tungkol sa Adviento ito, meron munang pinakasimbolo na ito ang nagpapahiwatig na nasa Adviento na tayo. Makikita natin sa simbahan, merong bilog na dahon, pwedeng yung green na dahon, meron yung bilog na yon ang tawag doon at meron siyang, ano yung mga anak, nilalagay doon na nakikita nyo? Tama! Apat na kandila. Yan. Pero una yung Advent wreath na sinasabi ang tawag doon, yung bilog. Bakit siya bilog? Nangangalugan, ito ay buhay na walang katapusan. At walang simula o walang katapusan. Advent wreath. Simbolo ng buhay at muling pagkabuhay. Ano naman yung apat na kandila? Ang apat na kandila ay kumatakatawan sa apat na linggo ng Adviento. Isa-isa dito ay sinisindihan bawat linggo. Pero yung tatlo doon ay ang kulay ay ano? Tama! Kulay purple o kaya violet o kaya lila. Ang tatlo na to ay nagpapahiwatig ng pagdarasal, pagbabalik loob, at pagsasakripisyo. Mamaya, ipapaliwanag ko kung ano ang pwedeng example nyo para sa pagdarasal na pwede nyong gawin sa bahay, mga bata. At ang pagbabalik loob, kung hindi lang siguro ngayon nasa pandemic tayo, inaanyayahan ang lahat na pupunta ng simbahan kasi meron yang mga kumpisalang bayan. Pero ngayon, hindi naman tayo pwede magkumpisal sa cellphone o online. Hindi yung pwede. Pero may mga bukas naman na simbahan na ngayon na may mga pari na nagkikater na rin. Pero yun nga, may distansya pa rin. Nasa arrangement na yun ng pari. Kung talaga nangangailangan na, lalo na yung mga magulang, nangangailangan na magkumpisal, huwag kayong mag-atubili, pumunta kayo ng simbahan. At kasama yun doon sa paghahanda natin, iyahanda natin ang ating kalooban. Ang pagsasakripisyo, mga anak, sa inyo pwede din yung gagawin, mga bata. Sa bahay, halimbawa, hindi na muna ako papabili ng load kay mama para lang makapaglaro ako. Gagamitin ko kung sakali man maghihingi ako ng pangbili ng load para sa paggawa ko ng module o sa paggawa ng pagsasagot sa mga ginagawa namin sa school. Oh, pwede yun. Pagsasakripisyo, inaalay mo yung bagay na gusto mo pero hindi mo muna gagawin dahil mas may papahalagahan ka. Yun ang pagsasakripisyo. Pagpapahalaga na gagawin mo sa sarili mo at the same time, nakakagawa ka ng isang bagay na makakatulong sa iyong kaluluwa na minsan nakakalimutan na natin, mga bata. Totoo yun. At sa linggong itong darating ay yan ang unang linggo ng Adviento. Sabi nga natin, ang Adviento ay panahon ng paghahanda sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. So, ang unang linggo, ang representasyon ng kandilang ito ay simbolo ng hope o pag-asa. Sana, ano kaya yung pag-asa na masasabi natin ngayon? Pwede yung pag-asa na umaasa tayo bawat isa sa atin ngayong panahon na to. Umaasa tayo na sana matapos na itong
pandemyang itong na ating nararanasan. Para bumalik tayo dun sa normal nating buhay. Na kayo mga bata nakakapaglaro sa labas. Na nakakapunta kayo sa simbahan. Ako, ever willing ako na magkatikesa sa simbahan. Lalaro tayo, tuturuan ko kayo na kumanta ng may action ng ama namin. O, sana mawala na to. Kaya asa at magdasal tayo na yan, mag-ano tayo na. Sana, Panginoon, mawala na nawa itong, matapos na nawa itong pandemic na ito para bumalik na sa normal ang aming mga gagawin. At ang pangalawang linggo ay na pagsisindi ng kandila, violet pa rin ang sisindihan dito, ay ang faith. Kaya, pananampalataya. Pananampalataya na tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Malaki yun dapat. Meron tayo dun, lalo-lalo na ngayong panahon na ito. Hindi dapat yun nawawala. At ang pangatlo ay ang pink. Ang sisindihan ngayon ay ang pink. At ang pink na ito ay nagre-represent ng rose o kaya joy at kagalakan sa pagdating ng ating tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Tama ka dyan. At ang pang-apat na sisindihan ng kandila ay ang violet din o ang lila pa rin. Ang pang-apat na yun, ang kahulugan naman sa pang-apat na kandila na yun ay ang peace o ang kapayapaan. Yun ang ating masasabi sa apat na kandila na ating sinisindihan tuwing Adviento sa Advent wreath na ito. Kaya sa pagkakawanggawa at pagbabagong buhay ay paghahanda sa pagdating ni Jesus ng ating tagapagligtas. Kaya mga bata, sa bahay, pwede rin kayong tumulong pagkakawanggawang sinasabi. Halimbawa, pagtutulong sa nanay. Magluluto ang nanay. Halimbawa, ikaw, pwede ka rin dun. Nag-ihiwa ng kamatis. Pwede na kayong maasahan. Pero ang alam ko nga, ang ibang mga bata dyan, ang gagaling. Sila na nagluluto ng itlog, ng noodles, nagsasaing na rin. Very good. Tama yun. Yun ang paghahanda rin. Tumutulong tayo pagkakawanggawa. At isa pa, sa pagdarasal, ay matatanggap natin ang biyayang pagiging paghanda sa pagdating ni Jesus. Tama yun. Mga bata, ang pagdarasal hindi lang naman sa simbahan. Kahit nasa bahay ka, isa nga palatandaan, dapat pag bago kang magkagising mo, magdasal na kaagad, lumuhod na kaagad. Ang pagluluhod, kahit ang bang nasa bed ka, tapos luhod ka kaagad. Ito ay pagpapakita ng ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos. Naghihingi ka ng tulong sa Diyos. Iaatas mo ulit sa Diyos ang mangyayari na naman, mga nanay. Ganun yan. Kayo ang magpapakita ng halimbawa sa mga anak niyo. Pagkagising niyo pa lang, ipakita niyo na nagdarasal lang kayo. Kung halimbawa gising na rin yung mga anak niyo, yayain niyo na rin po, magdasal na rin po, sama-sama kayo. At hindi lang sa pagkaumaga, bago matulog, at hindi rin yun. Pwede rin bago kumain. Sama-sama kayo sa lamesa, umagandanda muna ng krus, o kaya magdasal kung hindi kayo katoliko na nandyan dasal o hingiin ang presensya ng Diyos at magpasalamat sa biyaya na nasa harapan ninyo kasi meron yung mga tao na kahit malayo, sardinas lang yan, ang ulam nila, tuwang-tuwa sila at meron naman mga tao, mga anak na walang pagkain sa harapan nila, oras na ng pagkain. Kahit ano ang nandyan sa harapan ninyo, pasalamatan pa rin. Kahit nga minsan, sasabihin ang ibang bata, mayroon na rin ngayon nagpipili. Sasabihin nila na, ay, ano na naman to? Tuyo na naman. Oh, tuyo na naman. Pero wag ka, may mga tao na, lalo na yung mga nasa lansangan, mga anak, wala silang pagkain. Nag-aantay lang sila sa ibibigay ng mga daraan na tao. O kaya kayo, wag na magre-reklamo sa nanay kung anong nandyan sa harapan. Kaya kung halimbawa gulay ang naluto ng nanay, tanggapin! Oh, yan ha? Kaya kailangan anak magdasal pagkagising at bago matulog sa pagkain. Halimbawa ikaw naman, nahihirapan ka na gawin yung module mo. Oh, isip ka nag-isip mo, ano gagawin mo? So, hindi mo nakukuha, magdasal. Marami tayong magagawa pag tayo ay nagdarasal. At ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa atin lalo-lalo na doon sa mga tao marunong mag-alala sa Kanya.
At ngayon mga anak, sa pagtatapos natin, aalalahanin natin na tayo ay meron tayong tungkulin bilang isang Kristiyano. At ngayong Adviento, tinatawagan tayo, sinasabi nga sa kanta, pag Adviento na, sinasabi na yan, hindi na yung Aleluya, sasabihin nila, instead na Aleluya, dahil Adviento na yung sasabihin nila, Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. O, halina, tawagin natin ang Panginoon. Sa buhay natin, dumating siya. Kaya yan, bago dumating si Jesus, pagtawag natin doon, may paghahanda sa ating mga sarili. O kaya mga anak, meron na naman ako sa inyong papasundan. Sundan niyo to. Sasabihin natin, naniniwala ako na si Jesus ang aking tagapagligtas. Naghahanda ako sa kanyang pagdating. Very good, mga anak. So, kailangan, anak, so kasama si Inang Santa Maria, Inang Birhen Maria, na magpagdarasal natin. Palagi siyang nandyan kasama natin. So, kaya, tatandaan, pag nagdadasal, tayo ay nakikiisa sa Diyos. At tayo ay, si Mama Mary ay nakikiisa sa atin. Huwag makakalimot, si Inang Maria, Mama Mary ay palaging nasa atin at tatawagin lang natin siya lagi para tayo ay sasamahan sa ating buhay. Mga nanay, mga bata, huwag makakalimot magdasal. Lalong-lalo na ngayon sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus na tinatawag natin na Adviento. Muli, sinasabi natin na pag may salita ng Diyos ay may paglago. Ang Adviento ay bigat ng mahaba at masayang paghihintay sa Pasko at kapanganakan ni Jesus. May makikita tayong simbolo ng Adviento sa simbahan. Makikita ang Advent wreath na may kulay berde at may apat na kandila. Ngunit, para saan ba ito? Ito ay isang Advent tradition na tanda ng apat na linggo bago'y pagdiwang ang Pasko ng pagsilang ni Jesus ang Emmanuel. Ang korona ng Adviento ay gawa sa dahon ng everlasting or cypress o mga dahong nagtatagal. Ang bilog ay walang simula at walang katapusan na nagsisimbolo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang apat na kandila ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristong darating. Ang bawat isa ay sisindihan bawat linggo na may kasamang tema. Unang linggo ay violet o lila na nagpapakita ng pag-asa sa pagdating ng Mesiyas. Tayo ay laging maging handa at sa pag-asang makakamtan natin ang kasaganahan at kaligayahan ng Diyos. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa, manalangin at magsimba. Ang ikalawang linggo ay violet o lila, temang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang buktong na anak upang tayo ay iligtas. Ang ikatlong linggo ay pink o kulay rosas. Ito ay linggo ng kagalakan. Tayong mga Kristiyano ay nagagalak sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Emmanuel. Ang ikaapat na linggo ay violet o lila, temang kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmula sa liwanag ni Kristo. Ang pagsindi ng huling kandila ay hudyat na ating paghahanda ay tapos na. Tayo ay handa ng salubungin si Jesus. At dito na nagtatapos ang ating catechesis ngayong linggo ito. Diba kanina narinig natin si Sister Shirley na kumanta ng Halina Jesus, Halina? Tara, kantahin ulit natin bilang taus-pusong paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos.